So guys, good morning. So welcome naman sa ating another episode. So guys, mag-update tayo ngayon dito sa ating tangla na sa likod. So let's go, samahan nyo ako guys. Pakita ko sa inyo. So hi guys, ito yung tangla. Sinasabi ko yung nasa likod natin. So ikakaalin to guys. Because dalawang linggo na nakalipas, wala nang magkal tayo. So ito yung mga napili natin. So medyo malaki na guys. Yan, kita nyo. At konti na lang sila. So mission natin for the days, calling this time. Yan guys. At baka magtanong guys, bakit lubog? So, hindi masyado marina yung water natin. Yan, pakita ko guys. So hindi ko alam guys. Basta ginagawa ko na lang dyan. Pag may dumi, sinasipon ko tapos nilalagyan ko ulit ng tubig. So ngayon guys, ayan medyo nakuna na ng tubig kasi nagsipon tayo ng dumi kanina. Ayan. So let's start guys, let's go. So sisimulan natin guys ang pagkakaling. So first stop, kuha tayo ng basin. Ayan. So getting a basin. So we're getting a basin guys to put here the fishes that we will capture from this tank guys. So I'm putting water. So we'll use the water in the tank para di naman sila ma water shock guys. So that's it. So we gotta get our fish net. Here you go. So guys, let's start ang pag-uli sa ating mga isda. So, samahan nyo ko guys. Let's go. Ito mga malaki guys. So hi guys, ito na yung mga malaki. Yan. So unahin natin tong ikal. Pansusunod is yung maliit. So bali ganito ko magkal guys. Pakunti-kunti lang. Kasi pag sinubukan natin ilagay lahat to dito sa tank na maliit, magiging crowded guys. So hindi ko masyadong makikita yung mga may faults, yung groomables. Yan, kaya itong viewing tank ko pakunti-kunti lang yung nilalagay ko guys. So para mas makita natin yung mga fault nila tulad nito guys, malaki na. So yun, may fault yun sa kanyang dorsal. So yun, matik na yun guys. Pet quality or material grade. So nasa sa inyo na guys kung gusto nyo mag-avail ng ating mga isda. So comment down below guys at huwag mahiyang mag-subscribe. So ayan guys, let's start our calling. Let's go. So hi guys, natapos na natin yung mga malalaki dito guys. So ito, may natira. So pakita ko sa inyo guys. Ito yung mga napili natin potential sa mga malalaki na nalagay ko kanina guys sa tank dito. So tingnan nyo guys, pakita ko sa inyo. So hi guys, so ito yung napili natin sa nilagyan natin kanina guys na malalaki. So yun, may dalawa. Yan. So itong 2 pieces guys is susubukan pa natin itong i-groom. Okay? At least 2 weeks or 3 weeks guys. So para makita natin kung anong
picture ng mga kulay na ito, guys. Yan, so susubukan natin, guys. So yan, ang susunod natin ikakalis, ito yung mga maliliit, guys. So pakita ko pa sa inyo yung mga natira. Yan, medyo marami pa dun, guys. So as you can see, iisahin pa natin yan mamaya. So samahan nyo ko, guys. Let's go. So guys, natapos natin yung mga malaki kanina. So ito naman maliliit. So let's go, samahan nyo ko, guys. Let's go, let's go, let's go. So yan, tingnan natin itong maliliit, guys. Baka may mapili tayo rito. Ito for sure potential, guys. So baka nagtatanong kayo, guys, bakit magkaro lang yung maliliit at malalaki. So magkaibang batch, guys. Tapos hinalo ko lang kasi wala na itong lalagyan. So samahan nyo ko, guys. Let's go. So yan, guys, nilagay na natin yung mga maliliit. Yan, oh, wala na. Yan. So ito naman yung pagpipilian natin, guys. Sana may mapili tayo rito for groomable or kahit matgrade natin, guys, for the future. So baka nagtatanong kayo, guys, bakit may mga ganyan kaliit. Yan. So itong maliliit, guys, is another batch na to. So they're 2 weeks old. Yan. Yung mga ganyan kaliliit. So sinali ko na lang doon, guys, kasi doon sa tank na yun, kasi yun yung tank na yun na for regrow ko sa mga napili kong isda, no? Nagaling doon sa ating mga tabs. So ayan, guys, ganito ang process ko dahil sa makikita nyo, sobrang liit lang ng aking area. So yan, guys, you have to be a scientist. So kailangan natin mag-improvise, guys, sa ating area kasi masyado lang maliit. So ito, guys, ito yung mga napili natin sa tab natin. So yung iba na mga kapatid nito, guys, na batches, nabenta na natin sa market. So i-re-recall natin to, guys, para mas gumanda pa yung mga isda na mapapagroom natin o mapapalaki natin, guys. Tsaka makakapili pa tayo ng magagandang quality ng breeders, guys, dito sa batches na to. Kasi, guys, ito yung mga napili ko, no? Mga ganito pa lang sila kaliliit. Hindi totoo yan. Mga yan, kaliliit yan. So I am doing a recalling every 3 weeks para makita natin, guys, sa mga pababago ng ating isda. So let's go. Let's start it, guys. Guys, as a fish keeper, so my advice is kailangan nyo talaga ikaw yung mga isda na inyo, guys, kapag kayo yung nabibreed ng goldfish. Kung kano nyo mag-groom at pumili na magandang strain ng goldfish, guys, so kailangan nyo maging marunong sa pag-culling. So kailangan maging ma-observe kayo, guys, talaga sa pag-culling. Baka matapon nyo kasi yung mga magaganda, guys. So yun lang isang tips ko as a fish keeper. So let's continue, guys. As always, guys, maging patient sa ginagawa nyo at mahalin nyo yung ginagawa nyo, guys, at mag-enjoy, syempre. Enjoy your hobby! So, hi, guys! Ito na naman ako. So doon sa maliliit, guys, so nakikita nyo, ayan, may napili lang tayong dalawa, guys. So dalawa, so ito tsaka ito. So I think they are groomable enough, guys. So hindi ko pa masabi yung potential to. So susubukan natin silang i-groom kung anong magiging result. Ayan, so ito yung mga napili natin, guys, na for release. Ayan. So sa mga gusto makaabay lang natin mga isda, guys,
So you can comment in our comment section below, guys. Yan. So tingnan natin, guys. Antay-antay tayo ng mga 3 weeks to 1 month. So igurumpa na rin to, guys. Yan. So yun lamang for this video, guys. At salamat sa mga subscribers. Thank you po. Thank you for your support. And don't forget to like, share, and subscribe, guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So, sa mga subscribers natin, pa-share naman ang ating video, guys. At thank you for always supporting my channel. So, peace be to God. See you on our next episode. Bye!